Malabo raw na naaktuhan at iniligtas si Cedric Lee si Denise Cornejo mula sa pangahalay umano ni Bong Navarro. Ito ang lumalabas sa pagsusuri ng NBI sa mga CCTV footage noong gabing nabugbog ang TV host sa isang condominium unit sa Bonifacio Global City. Balita hatid ni John Consulta. p.m. makikita ang pagpasok ni Navarro sa condominium noong January 22. Bit-bit ang isang paper bag at lumabas sa second floor ng condo papunta sa unit ni Denise. Wala pang isang minuto, pumasok naman si Denise sa elevator at dumiretso sa ground floor. 10:41 p.m. o 3 minuto mula nang dumating si Navarro sa condo, dumating naman si Cedric Lee at makikitang mag-isang sumakay sa elevator at bumaba sa second floor ang palapag kung nasaan ang unit ni Denise. Ayon sa NBI, makikita dito wala si Denise sa condo nang dumating si Cedric. Taliwa sa pahayag ni Denise na naabutan ni Cedric sa akto si Navarro na hinahalay ang dalaga. Sinasabi ni Cedric na nakita niya kotin daak niya na ninire-rape doon sa loob ng kwarto. Paano mangyayari yun? Kumbaga, there's a physical impossibility na makita niya na may abutan siya doon sa kwarto na yon na nire-rape when in truth and in fact, si Denise is nasa labas na. Simula 10:43 p.m., magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Cedric, si Ferdinand Guerrero at isang di kilalang mama, isang kinilalang alias Mike at ang kapatid ni Cedric na si Bernice Lee. 10:59 p.m., magkasamang lumabas sina Cedric at Bernice. 11:01, nakuna nang bumalik si Denise, kasama niya noon sina Cedric at Bernice. Sa kabuuan, mahigit 30 minuto na natiri si Navarro sa condo unit hanggang sa ibaba siya ng grupo ng 11:13 p.m. Ito po yung si Bong na allegedly sinasabi niya nakatali na siya. Nakapalibot kay Navarro, sina Denise, ang magkapatid na Lee at iba pa nilang kasamahang nakitang umakyat ng condo. Naroon din si Simmerance, ang kasamahan nila Cedric na martial arts expert daw. Pero may kasamang dalawang lalaking hindi raw nakita sa CCTV na umakyat ng kondo bago dumating si Navarro. Hinala ng NBI, posibleng nasa itaas na ang dalawa bago pa dumating ang aktor. May dalawang lalaki na lumabas doon sa room ni Miss Denise. So, ibig sabihin, ando na sila ahead of the Mr. Bong Navarro and the group of Cedric. Hihingin daw ng NBI sa pamunuan ng kondo ang mga kuha ng CCTV bago pa dumating si Navarro para malaman kung anong oras dumating ang dalawang lalaking yun. Pero dahil sa CCTV footage, may nakilala raw sa dalawang lalaki bilang sina JP Calma at Jed Fernandez. Ipapasumpinan na sila ng NBI. Nakunan din ang CCTV nang tuluyang lumabas ng kondo ang grupo ni Cedric kasama si Bong bago tuluyang lumabas ng gate ng kondo at sumakay sa sasakyan at dumiretso sa SPD para magpa-blotter. Ayon naman sa abogado ni Bong Navarro na si Attorney Dennis Manalo, gagawa sila ng hakbang para mapigilang umalis ng bansa ang mga akusado lalo pat lumabas na ang laman ng CCTV footage na maaari raw magdiin sa kanila. But wouldn't you ask for the DOJ to fish one lookout bulletin? Probably we will do that. John Consulta, GMA News. Siyempre, Tanya, at the end of it all, ando naman yung positive ka sa lahat. Na yes, gusto ko pa rin maniwala. Mm-hmm. Kasi, yes. Na yung justice ay makukuha na. Mm-hmm. Naniniwala ka pa rin sa justice system na. Yes. Sabi ko, kanina, kaya ka naman nagulat ng ganito eh. Kaya ka na frustrated eh. Kasi naniwala ka eh. Naniwala ka sa justice. Hindi siguro ko madidisappoint kung hindi naman ako naniniwala. Okay. Any more, guys? Kasi ko magsimula yung kaso, naramdaman mo na ba na mangyayari itong ganitong sitwasyon kay Bong? Like, meron bang paramdam na pwede mangyari? No. Alam mo, to be honest, naging complacent na talaga kami. Kasi yun, several times na-dismiss na to, naniniwala ka sa justice system, and then it happened, nagulat ka, disappointed ka. Pero, pag lalaban ka, kung ano yung mga kailangan daw. Kaya parang tuwing bagsak ng mga ano talaga, na-shatter ka, and then mapapaano ka na lang, mapapaisip ka na lang. Ano tong attack na to? San ba galing? Kumbaga kahit si Bong, wala siyang na-receive na elite threat. Tapos pwede, ito yung may mangyayari. Meron kaming mga common friends though, na siyempre alam mo naman yung nagalit yung kabilang kampo and hindi never tumahimik sa mga pinaparating from one friend to another. Pero we don't take them seriously kasi alam mo,
eto tayo eh, meron tayong pinapanalo kaso sila din naman, yung ganyan. So, parang hanggang ganun lang. And then, kailan lang ba ito? Nagsimula uli na parang yung mga na parang bumabalik at yung pinaka buhay ng kaso ito nga yung sa nung ni-reverse ng CA. Pero yun nga, yung kunwari may magpaparay, very random. Kunwari, oh, ganito, ganyan. Pero ayoko na mag go into details. Pero kaya pinakasawa, ngayon ito yung humaharap dun sa, kumbaga, nagiging tropa para kay Bondo. Meron, bilang babae, meron ka bang minsan dun sa babae na ngayon inaako sa halong na sarap na? Ano yung kung meron ka message? Pag gusto mo ba bilang asawa na at babae? Diretsuhan ka kay Denise. Kay Denise, kung may gusto ko iparating sa kanya, alam mo madalas parang kulang na lang kausapin ko yung sarili ko sa salamin kasi talking to her. Kasi siya ang nakakaalam ng totoong nangyari. Siya ang nagbibigay ng mga inconsistent yung storya or statement. Hindi ko alam kung anong truth niya. Diba? So, wala. Pag iniisip ko, hindi ako maka-formulate ng sasabihin sa kanya. It's just, siguro hindi ko makomprehend kung paano mo nakakayanan na merong nagsasuffer sa kasinungalingan mo. Ano yung kwento ni Bong, yung buong detalye, di ba? Kinuwento rin ng kayo. Yung trust mo doon, yung belief mo doon, talagang 100%. Yes. Nung sinabi niya, as in 100%. Alam mo, kung, ano nangyari noon? Sobrang bukbuk siya. Oo, nakita naman namin sobrang eh. Sobrang bukbuk siya. Tapos umupo siya. Alala ko pa yun, sabi niya. Mahal. Ganito, nanghihinig siya naman niya. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Pero huwag mo ko iiwan. Ganun. Huwag mo ko iiwan. Sabi ko, ano nangyari? Galit ako. Ano nangyari? Galit ako kasi nakikita ko muna yung mukha niya. Sino gumawa sa'yo niyan? Ganyan. Pero nung narinig ko na ito yung ginawa niya, meron siyang kinitang babae, ganyan. So parang medyo nag-shift ako ng konti. Until tapusin niya yung kwento. Tapos may mga tanong ako to clarify, ganyan, ganyan. Nung nabuo niya yung kwento sa utak ko, one thing I remember, ginawa ko agad, ginawa ko yung phone ko, pinicturan ko sa all sides. Kasi sa utak ko, kung sakaling lalaban kami o may kailangan kami labanan, gagawin ko. So, nung time pa lang ngayon, alam ko sa sarili ko, naniwala ako sa kanya. At lalaban ako para sa kanya. It's just that I'm angry din at the same time. At yung buong pangyayari na yun, yung kinukwento rin mo sa konti, di ba? Yes. Mm-hmm. Yes. And he's been consistent from day. Oo, consistent siya ang burn niya. Yes. Meron po ba kayo na ginawa din paraan nung habang Gordon? Nilalaban siya sa court of appeals din? Alam mo, hinintay lang namin yung magiging decision ng court of appeals. Kasi yun nga, yun yung sinasabi ko sa'yo na naging kampante ka. Kasi dismiss. Nakita mo yung justice system nag-work naman eh. May ebidensya kami na supportado yung mga yung kwento ni Bong. Supportado lahat yun. Kaya, napatanong ka ba ngayon? What happened? Sa justice? Like what specific instance or particular thing that they presented in court that they accepted? Yes. Di ba mapapatanong kang ganun? Pero ano nga ba? Anong nangyari? Baga? Ano meron? Anong yun? Have you been furnished also a copy of that you need that thing to do? Of course, always, yes. Sabi ko nga kanina, ano ko yung past time ko yan eh. Dati, mas masakit pa siya pag binabasa mo.
ngayon, chef, ano na lang? Pero last na lang, kumusta yung sabi ng attorney niyo na regarding sa bail, ano daw, malaki naman yung pag-ano? Hindi ka naman makakapagsabi ng ganun eh, pero lala ang sinabi, mag-update lang, matter of fact, ganun lang. Hindi sila yung magbibigay sa'yo ng false hopes or whatever. Pero ang kaya lang nilang sabihin sa iyo ay kung ano yung natrabaho na nila, ano yung kailangan pa nilang gawin to update. And they're exhausting all legal remedies. Yes, all legal remedies. And lagi yun. Tuwing maisi-send sila, let's all keep on praying. Lagi sila mo ganun. So, yun. Pero, yun eh. Lahat naman ng kailangan nilang gawin, yun yung ina-update. Ano ba, masasabi ko ba kayo sa mga tatang patuloy na sumusuporta? Sobrang nagpapasalamat ako. As in, hindi, parang kulang na yung thank you. Kasi ito yung mga times, at pangalawang beses na nalagay kami sa sitwasyon na ma-amaze ka. Kapag ang tao piniling, tumindig sa tabi mo, hindi sila umaalis. So, feeling ko kulang na kulang ang thank you. Pero sobrang na-appreciate ko kasi sa mga times na nakakarating sa akin, yung mga ginagawa nila, could be sa social media or sa merong nag-o-offer ng mask, yung mga ganun. Sa totoo lang, huhugutan mo talaga yun ng lakas. May times talaga na parang hirap-hirap. May last na tayo. Makakabilib yung strength. Makakaya mo pala magsalita. Kasi iba yung breakdown na lang sa gravity yung situation. Makakayaanin mo, di ba? Kumarap sa press. Ikaw nagagawa pa magsalita, which is galing. Sabi siya, type ko nga lang. Ngayon, wala ka. Nagagalit kasi ako. Kaya sabi ko, hindi pwede. Dati kasi tumahimik lang ako eh. You have to speak up, ha? Ano nga yung kayo? Thank you.